Okay, ito yung mga IDs na kailangan nyo ayusin after nyo makakuha ng Taiwan ID or after nyo ma-naturalize as a Taiwan citizen. So, merong passport, national health insurance, tsaka driver license. So, explain ko lang sa inyo kung saan nyo pwedeng i-process itong mga to. So, itong Taiwan passport, tsaka itong national health insurance card, pwede nyo itong i-process mismo doon sa household na pinakamalapit sa inyo. Actually, itong sa akin, prinasis namin to nung araw din na pumunta kami para kumuha na ng Taiwan ID. So, pwede nyo na pagsabayin yun. Magdala lang kayo ng pictures, tsaka dali nyo rin yung household registration papers nyo. Kailangan yun. So, yung Taiwan ID, makukuha nyo rin yun within a day. Pero itong passport tsaka itong National Health Insurance Card, bali, yung processing niya is inaabot ng 1 week or more than a week. So, bibigyan kayo nila ng resibo. Tapos, babayaran nyo sila sa 7-Eleven. Itong passport, kapag okay na, dun nyo rin pipick upin sa household. Okay? So, itetext nila kayo or tatawagan nila kayo. Pero itong National Health Insurance Card, bali, pwede nyo yung i-address sa bahay nyo or sa company nyo. Okay? So, mini-mail nila to sa address na kung saan nyo gustong ipadala. So, kailangan nyo mag-process kaagad ng National Health Insurance Card. Kasi nga, ito yung talaga important dito. Kasi kailangan kung nagpapa-check up kayo or nag-maintenance sa kayo ng gamot. So, ito yung kailangan lagi. So, ito yung unang-unang prinasis, tsaka ito nga passport. Actually, itong passport, kahit hindi nyo muna hindi muna kayo mag-process kasi nga hindi pa naman tayong pwede mag-travel abroad or umuwi ng Pilipinas kasi nga dahil sa COVID. So, yung ginawa ko sa akin, kumuha na rin ako para in case na yun, na umokay na, at saka identification din. So, tsaka excited yun na kumuha na ako. Sinabay ko na itong dalawa pagkuha. Kasi doon rin lang naman sa household, malapit rin naman. Ngayon, ito namang driver's license. Pumunta ako sa pinakamalapit na motor vehicle office dito sa lugar namin, which is sa Chongli. Yun, mabilis rin lang processing nila. Kailangan nyo rin magdala lang ng pictures. Yung dating license ko, may validation pa. Bali, naka-base lang doon sa Philippine passport ko. So, since wala na akong Philippine passport, at yun nga, meron na akong Taiwan ID. So, yun. Ang pinabago ko rito is pinapalitan ko ng Taiwan ID instead na yung dati nga is ARC number. So, ang pinapalit ko is yung Taiwan ID number ko na. Tapos, yung expiration niya or yung duration niya, yung validation niya, is hanggang 2051. Okay? So, 2051, ngayon ay 40 years old na ako plus 30 years from now eh. So, bali 70 years old na ako para mag-expire yung itong dalawang driver's license ko. Ngayon, itong lisensya, makukuha nyo rin to within a day. Mabilis lang ang proseso rito. Ayan. Ngayon, kung makapansin nyo, may dalawang passport dito, tapos may dalawang driver license dito. So, explain ko lang. So, bakit may dalawa? hindi, yung isa rito sa akin, yung isa sa misis ko. Yung sa misis ko, nirenew niya yung passport niya kasi nag-expire na rin. So, akala niya makakuha na kami sa Pilipinas. Nirenew niya last year lang. Ngayon, pinapakita ko lang sa inyo kasi nga hindi niya na inabutan yung bagong design ng Taiwan ID. Ngayon kung makapansin niyo, ayan. Ito yung bago ngayon. Ito yung nakuha ko na. Ito yung passport ko. Ayan. Bago na yung design niya. Ayan. So kung makapansin niyo, magkaiba na siya. Tapos, bakit rin ako may dalawang lisensya? So yung lisensya rito sa Taiwan is iba rin. Nung una, itong isa, bali, license to para sa driving scooter or motorcycle. Yung sa akin is 125 to 250 cc.
So kapag gusto kong kumuha ng mas mataas pa, so kailangan ko ulit mag-take ng exam or mag-aral para issue na ako or baguhin tong validation or yung restriction ng lisensya ko para sa scooter. So ito naman pang four wheels to. So meron akong lisensya sa four wheels pero wala akong four wheels. Okay. So ito bali kinuha ko lang to para in case na magkaroon ako ng opportunity na makapagmaneho ng four wheels, at least meron na ako. Ito yung mga dapat yung gawin na in case na inya makakuha na kayo ng Taiwan ID. So ito yung mga dapat yung baguhin sa identification. So bukod dito, meron pang kayong dapat na ayusin bukod sa mga IDs is yung sa halimbawa kung meron kayong insurance, kumuha kayo ng insurance, so punta kayo ron, pabago nyo rin kasi nga doon sa insurance yung malamang ang ginamit pa rin doon is yung luma, which is yung ARC number nyo. So papalitan nyo na ng Taiwan ID number. Yun. Ngayon na kung nag-change name din kayo, so sa akin hindi na ako nagpa-change name kaya wala nang gaanong hassle. Ganun din sa ano nyo, sa company nyo, i-info nyo rin yung company nyo, yun na nakakuha na kayo ng Taiwan ID, so bigyan nyo sila ng kopya, Xerox copy. So, sa mga kababayan natin na kumukuha ngayon ng Taiwan ID or gusto pa lang kumuha, so ito yung pinaka last na dapat nyong gawin. So ito, hindi na to masyadong hassle, hindi na kayo may stress kasi nga bali ano na lang to eh, mostly palit na lang ng or kukuha na lang kayo. Ang medyo may hassle is yung time na nagpa-process pa lang kayo kasi naandun pa yung pangamba na baka magkaroon ng problema at hindi kayo makakuha ng Taiwan ID. Pero tingka positive, dahan-dahan lang yung paglalakad nyo, huwag masyadong isipin, huwag nyo masyadong dibdibin na kung may problema kayong ma-encounter, maayos din yun. So maraming salamat sa panonood.